Pasado alas 2 ng madaling araw nang maglandfall sa lalawigan ng Isabela ang bagyong Helene. Napinsala ang ilang taniman. Ang ibang magsasaka nga nang huli na lang muna ng mga isdang naligaw sa kanilang taniman. Live mula sa Ilagan City, Isabela, may report si Oscar Oida. Oscar! Para sa mga sandali ito ay maayos na ang sitwasyon dito sa may Ilagan, Isabela. Bagaman dito naglandfall ang bagyong Helene, hindi naman masyado napinsala ang natural lugar. Malakas na ulan na sinabayan pa ng hampas ng hangin ang sumalubong sa aming pagdating sa lalawigan ng Isabela kanina madaling araw. Ang mga puno nga ng saging nito sa isang plantasyon sa palala ng Isabela nagbagsakan. Pasado alas 2 sa madaling araw, naglandfall dito ang bagyong Helene. Sa ngayon, may kabagan. Pero habang papalapit ang liwanag, unti-unti nang humina ang ulan. Sa Cagayan River, inabutan namin ng abala sa panguhuli ng maliliit na isda ang ilang magsasaka. Naapektuhan daw ng bagyo ang kanilang paninim na mais. Kaya sa mga huling isda muna raw nila inaasa ang kanilang pantawid gutom sa maghapon. Alam namin na maliit pa ng tubig. Hindi pa naman masyadong malaki, kaya sasamandalan lang po. Pag alam na namin na malaki na po ang tubig, hindi na kami pwedeng mag-aanon dyan. Kaya pagkakataon din pa kahuli ng maliliit lang na may isda. Ang iba naman, abala sa pagpapatibay ng kanilang mga pilapil para maisalba pa ang natitira nilang pananim. Pero paglilinaw ng panalawigang pamahalaan ng Isabela, maliit lang daw ang naging epekto ng bagyong Helene sa kanilang agrikultura. Zero casualty rin daw sa kanila sa ngayon. Napaghandaan daw kasi nila ng gusto ang pagdating ng bagyo. Ang mga nasa coastal area, bago pa man dumating ang bagyo, nabigyan na raw nila ng relief goods para hindi mga has na pumalawot sa dagat para mangisda. Nagpatupad din daw sila ng liquor ban sa buong lalawigan. Para maiwasan po yung pagkakaroon ng casualty, para mapanatili po natin ang pagiging alerto ng mga kababayan natin. Kaya ang liquor ban po ay pinatupad dito sa lalawigan po ng Isabela. Base sa pinakauling impormasyon na kuha natin, Kara, na natin na sa normal na level ang taas ng Magat Dam na 189.67 meters, malayo pa sa spilling level na 192 meters. Kara? So Oscar, wala namang mga residente na kinailangan na mag-evacuate dyan sa Isabela? Yes, Kara, tama ka. Base doon sa nakuha natin impormasyon, hindi na nila kinailangan mag-evacuate pa dito sa Ilagan, Isabela. Kara? Tapos Joseph, ang sabi mo, merong mga magsasaka ng mais na naapektuhan pa rin. Doon sa Tugigaraw kanina, sa report ni Teresa Andrada, may programa yung LGU para tulungan yung mga magsasaka. Diyan ba meron din ba silang tulong na ibibigay doon sa mga napinsalang pananim ng mga magsasaka? Well, Karan, kanina nakausap natin yung mga taga-lawigang pamahalaan ng Ilagan, Isabela. I-inspection din nila maigi kung gaano kalaki yung naging extent ng damage. Pero sa kanilang initial na pag-check-up ay very minimal daw yung naging epekto nito sa kanilang lalawigan. Kara? Maraming salamat, Oscar Oida.